Masaya kami na makita kayo. Ah, hindi pala. Hindi sila nakikita. Pero, nakikita nyo kami at nandyan kayo na nandito kami. Masaya kami na kahit paano ay magkakasama-sama tayo. Ano lang, hindi mong face-to-face. Dahil, celebrate natin ang Easter! Happy Easter! Happy Easter sa inyong lahat. Sisimula natin ito sa isang pag-awit, pagsayaw. Tulad nito, Jesus is alive right now! Sabihin nyo nga! Jesus is alive right now! Isa pa! Jesus is alive right now! Jesus is alive right now! Ayan. Pero alam ko, may amazing pa tayong gagawin. Ano yung gagawin natin? Makapakinig tayo ng kwento sa Biblia. Kakanta tayo na magkakasama. At balita ko nga, Kuya Lloyd, meron kang special na gagawin. Oh? At hindi lang yun, meron ka ding special guest. Special guest? Sino kaya yun? Yan, tumuto kayo sa ating buong lesson na pag-aaralan natin. Sumayo tayo, bigyan nyo yung mga magulang, mga nanay, tatay, ate, kuya, mga pamangkin, pinsan, at sino mang kasama nyo sa bahay na sumaya, magpuli sa ating Panginoon, at makinig ng gusto sa ating kwento sa Biblia. At panoorin, hindi natin kung sino yung special guest ko. Diba? Pero mas excited ako sa bagong guest na lalaroin natin. Ano ba tawag dun? Mena! Mena! Paano lalaroin naman ito, Trisha? Ang una nilang gagawin, o una nating gagawin, ay tumayong lakad. Oh, sige! Maglalaro doon tayo lahat, kaya tayo tayo sa lahat! At syempre, meron kami sasabihin na dapat tumayong gagawin. Parang katulad lang neto, hawakan mo ang iyong ilong. Pero ang gagawin namin ay guguluhin namin kayo. Pero sa bawat laro, kapag may mga sinabi kami, huwag nyo muna siyang gagawin hanggang makita nyo ito. Mena! Pagkatapos ninyo makita yung ngayon na, kailangan matandaan ninyo kung ano yung uling sinabi namin. At gagawin ninyong mabilis. Tama yun. At kung sino man ang pinakamabilis, siya ay magkakaroon ng puntos o points. At kailangan, ano sila, labanan nila yung kanilang kasama sa bahay. Mga yung magulang nila, nanay na nila, tatay nila, kapatid nila, o kaya naman, mga alagang hayop nila sa bahay nila. Pwede bang, Ate Trisha, pwede bang i-practice natin para magawa silang idea? Handa ka na ba? Sige, sige. Pero, ikaw yung magsasabi, ako yung parang bata. Handa na ako. Handa ka na? Ito ang gagawin natin. Hawakan mo ang iyong ilong. Hawakan mo ang iyong siko. Mag-push up ka. Sumuntok sa hangin! Mena! Sa tingin ko, Kuya Mena, nakuha mo na. At sa tingin ko din, nanalo ka na dun sa alaga mo, pusa. Oh, salamat! Pusa! Wala akong pusa! Wala ba kayong pusa? Oo, aso lang at maraming daga. Pero, sisimulan natin game natin sa round 1! Handa na ba kayo? Handa na kami. Simulan na natin! Hawakan mo ang iyong paa. Hawakan mo ang iyong mata. Bigyan mo ang sarili mo ng high five. Tapikin mo ang iyong buhok. Mag-push up ka. Umupo! Mena! Sa tingin ko, hindi siya nanaroy na sa kaliwa. Sa tingin ko, sa kanan. Hindi, yung kaliwa. Kanan. Kaliwa. Pero, ano, hindi natin lang malaman kung sino nanalo, pero sila lang akalam nun. At kung sino man yung nanalo sa inyo, mayroon kayong 1 point. At ngayon, sisimula natin sa round 2! Okay, simula na natin! Hawakan mo ang iyong tuhod. Hawakan mo ang iyong siko. Hawakan mo ang iyong buhok. Hawakan mo ang iyong tenga. Mena! Sa tingin ko, Alipisha, nanalo yung sa kaliwa. Sa
Pero hindi man nanalo, di ba? Yung kalaban. Pero may pag-asa pa sila. Kasi sa round 3, meron 3 points. Wow, 3 points. 3 points, di ba? Kaya simulan natin yung round 3 natin. Round 3! Sumayaw ng paikot. Sumayaw ng patalikot. Maglimang push-up ka. Mag-gitara sa hangin! Mayna! Ang galing-galing naman ninyo! Oo nga, ang galing nila! Kung sino may 3 puntos, sila yung panalo. Sila, ang galing-galing ninyo. Dahil sa Game Set 5, visual MA, napaglaro tayong bagong laro, di ba? Na ang tawag ay, ngayon na! Kaya naman, kantiin natin yung Jesus is alive right now! Istorya sa Biblia, ang sakripisyo ni Jesus. Siya si Jesus, na ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Nang si Jesus ay nasa mundo, itinuro niya sa lahat ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pinagaling ang mga tao sa kanilang mga sakit.
marami siyang himalang ginawa tulad ng pagpapakalma ng bagyo at maging pagbuhay ng tao mula sa pagkamatay. Ang mga pinuno ng Hudyo at tagapagturo ng kautusan ay hindi nagugustuhan ng ginagawa ni Jesus o kaya kung paano niya iniyahayag na siya ang anak ng Diyos. Kaya naman, gumawa sila ng plano para ipaaresto ito at mawala ito sa kanila. Si Judas, isa sa mga disipulo ni Jesus, ay pumayag na ipagkanulo si Jesus at ibigay ito sa mga pinuno ng relihiyon, kapalit ng ilang pilak. Si Jesus ay nasa hardin na nanalangin. Ipinakita ni Judas sa mga sundalo kung sino si Jesus. Si Jesus ay inaresto at dinala sa hukuman upang mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa kanya. Siya ay dinala sa pinakamataas sa punong pari at tinanong kung siya ba ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng mga Hudyo. Tinanong siya nito kung sinasabi niya ba na siya ang anak ng Diyos. Ikaw na ang nagsabi. Ang pinakamataas na hukuman ay nagalit at sila ay sumigaw na si Jesus ay nagkasala at nararapat lang siyang mamatay. Kaya, dinala nila si Jesus kay Pilato, ang gobernador ng Romano, at narinig ang paratang laban kay Jesus. Ngunit, naunawaan ni Pilato na walang ginawang mali si Jesus. Nalaman niya na ito ay inosente. Kaya sinabi ni Pilato na parurusahan niya si Jesus at matapos ay palalayain siya. Ngunit ang mga Hudyo ay patuloy na sumisigaw ng malakas. Ipahako siya sa krus! Nais namin siyang mamatay! Nang dahil sa tensyon ng mga tao, ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga sundalong Romano upang ipapako. Si Jesus ay binugbog at pinagduduraan. Ang kanyang damit ay gutay-gutay na at inalis ito sa kanya. Isang koronang gawa sa mga tinik ang inilagay sa kanyang ulo. Siya ay lubhang binabugbog at ni hindi na makatayo ng kanyang sarili. Matapos, siya ay prusahang pinagdala ng kanyang krus patungo sa bundok. At kinakailangan niya ng tulong sapagkat hindi na niya ito magawa ng kanyang sarili. Nang makarating si Jesus sa lugar kung saan siya ipapako na tinatawag na bungo, ang mga sundalo sa paligid niya ay ipinako siya sa krus at hinihintay na lamang siyang mamatay. Habang si Jesus ay nasa krus, may mga tao ang sumisigaw, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili mula sa krus." Ngunit alam ni Jesus na dapat siyang mamatay upang mapatawad ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Mag-aalas 12 ng tanghali, dumilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Ginamit ni Jesus ang kanyang huling hininga at namatay. Nang sandaling ding iyon, ang kurtina sa templo na nakatabing sa pagitan ng mga pari mula sa kabanal-banalang lugar ng Diyos ay napunit sa gitna. Ang sundalong nakasaksi ng buong pangyayari ay sinabi, "Ang taong ito ay tunay na anak ng Diyos." Matapos, isang matuwid na lalaki ang dumating na ang pangalan na Jose. Dinala ang katawan ni Jesus sa libingan. 3 araw makalipas, natila ba ay wala ng pag-asa. Ngunit madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, may mga kababaihan na tagasunod ni Jesus ang pumunta upang bisitahin ang kanyang libingan. At natagpuan nila, ang libingan ay wala ng laman at wala na doon si Jesus. "Huwag kayong matakot," sinabi ng anghel. "Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay." At naalala ng babae ang sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay sa 3rd araw. Kaya, patakbo siyang pumunta sa mga disipulo upang sabihin ang kanyang nakita at narinig. Matapos ang sumunod na 40 araw, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo at sa iba. At ipinakita niya na siya ay buhay. Itinuro niya sa kanila na ang kanyang ginawa ay ang tanging paraan upang mapatawad ang mga tao at makasama ang Diyos panghabang buhay.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayong araw na ito, pinag-uusapan natin ay si Jesus ay buhay ngayon. O Jesus is alive right now. Pero ano nga ba yun? Pag-uusapan ito para sa... Alam naman natin na si Jesus ay lumaki at mula siya sa langit at bumaba, sumila, at lumaki nito sa mga. Si Jesus ay lumaki. Sinabi nga sa aklat ng Lucas na siya ay lumaki ng matalino at inalugtan ng Diyos at ng mga tao. Ibig sabihin, si Jesus, habang siya nabubuhay, natutunan niya yung tungkol sa Panginoon at tungkol sa kanyang sarili. At siya ay 33 years old na, siya ay namatay, tapos muling nabuhay, nabuhay ng Diyos Ama, at lahat ng ating mga kasalanan ay kanya pinawalan sa atin. At sinabi niya sa kanyang mga disipulo na gracious map, at sa karamihan. At ito ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, ang paniwalaan, ang buong kwento sa Biblia, ang magandang balita si Jesus, kung si Jesus. Naranasan niyo na bang may nagsabi sa inyo na tanggapin si Jesus sa inyong puso, langit, tanggapin si Jesus sa inyong puso, at maligtas ka na, okay na, Kristiyano ka na. Naranasan niyo ba yun? Ngayon, ipapakita namin yung kung paano yung sitwasyon o yung pangyayari kapag tinanggap natin si Jesus. At narito si Pionel para tulungan tayo. Si Pionel ay merong malubi at pagsalanang puso. Tatanggalin natin ito at makapalitan. Kaya, tara na! Okay, handa na kami. Handa na kami na simulan yung operasyon. Meron ako na mesa, nandito na si Pionel at yung gamit ko pang pang-doktor, pero kailangan mo ng assistant. Go! Yes, Leonard! Oh, hindi ka na pala. Yeah! Oh, anong nangyari dito? Leonard! Kasi, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kapag pinapasok mo si Jesus sa iyong puso, ang mangyayari, tatanggalin niya ang luma mong puso at papalitan niya ng bago at malinis na puso. At yan ang gagawin natin, opera natin, yung puso ni Kuya Onel. Okay po! Sige. Kailangan ko ng, dahil kailangan ko ng assistant, kailangan ko ng ganito. Ako? Assistant mo? Oo, ikaw! Assistant kita! Why? Bakit? Kasi lahat ng doktor, kailangan ng assistant. Ako? Doktor? Ano ba yung ayaw mo ba? Gusto ko, maharap ko maging doktor. Kasi maharap pala eh. Pagkatapos ng operasyon, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Oh my God! Sige! Gusto ko maging doktor! Sige, sisimulan na natin. Pero, kailangan patulogin muna natin. Sige mo, sige mo! Okay, handa ka na ba, Be? Handa na ako, Nanay! Okay, simulan na natin. Para gawin natin yung yung lumang style ng pagpapatulog sa isang pasyente. Sige po. Hindi natin kailangan ng anesthesia o ano pa mga ito. Kailangan natin ay martilyo! Wow! Maganda yan! Okay, simulan natin. 1, 2, 3 Ayaw, 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 ayaw! O, bakit? Ayaw mo makita, ayaw mo makita. O, sige, umunting natin. 1, 2, 3 Sapa, sapa! Uy, wait, 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 wait! Wait pa siya, wait pa siya! Sige, sige pa! 1, 2, 3 Okay, sapa, sapa! 1, 2, 3 Gising ka pa ba? Nel? Gising ka pa ba kaya, Nel? Mang, okay na yata yung ginawa ko. Okay, dahil nakatulog na siya, gagawin natin, bubuksan natin yung kanyang, para makita natin, bubuksan natin yung kanyang katawan. Ano? Bubuksan natin siya? Oo, para din makikita yung puso, kundi natin bubuksan yung kanyang katawan. Sige po, sige po. Gagamitin natin ay, go! Yan, gunting! Pero dapat nag-iingat tayo, ha? Bakit gundi? Hindi ba ginagamit yung papel? Ayaw nga, ano? Galing mo, assistant. Sige, I know, right? Sige, ito na lang. Ito na lang, nagari. Bakit?
Perfect yan! Maganda nga yan, Kuya Nay! Kaso, pag ginamit ko to, ay... mabaga, tapos magiging makalat. Oh, may naisip akong ibang idea. Kailangan mo ko na to. Ay! Wow! Perfect nga yan! Yeah, tama. Ito is skills to. At pangbubukas to, perfect to para pangbukas ng makita natin sa katawan kayo nyan. Sige po. Simulan natin. Sige po. Makita at makuha natin yung puso ni Kuya Nen. Ah, okay po. Sige po. Kaya ka pa rin ba? Uli ka pa. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan, kaya. Sala, sala. Palitan natin ito. Sige, sige. Sige. Patay na ng bagong puso! Wow! Ang bagong puso. Papula. Tapos, yan. Tingnan natin lang kung laman ang bagong puso nito. Sige po. Oh! Ano sinasabi? Oh, hindi na sisimuling. Wow. Hindi na kapag-awin sa kapatid. Masipag. Wow. Nagpipray lagi! At nagbabasa ng Bible! Wow! Astig yung puso ni Kuya Onel ngayon! Ay! Okay, lalagay ko lang bagong puso ni Kuya Onel! Sige po, ibigay na natin! Kaya tama! Kaya kasi hindi tayo dapat magkamali! Sige po! May pumisa na ko nila! Wow! Okay na! Tapos na! May na! Alis na ako! Oh! Wait! Bakit po?
Kailangan tahiin natin. Ay, tatahiin pa natin. Oo. Ito, may bagong ano dito eh. Ah. Ito. Wow. Perfect na naman yung gamit mo, Kuya Nay. Tama ka dyan. Ano ito, para maaari yung matahiin natin yung kilodin mo. Tahin na natin yung mga sa katawan. Gagawin natin, gigisingin na natin siya. Handa ka na ba? Opo, gisingin natin si Kuya Ken. Sabi sa napanood ko, kung ano yung ginamit mo na pampatulog, ganun din ang gagamitin mo para magising siya. Opo, naniniwala mo dyan. Gigisingin na uli natin siya. Tara. 3, 2, 1. Gising na po ba siya? Hindi. Hindi pa gising si Leon. Sige, malakasan mo yung pok. Sige, taksan ko. 3, 2, 1. Yun! Nagising na si Kionel! Yay! Successful ang ating operasyon! Siyempre, hindi mo na kailangan ng physical surgery o yung katulad na palad natin. Pero halos ganun yung gagawin ni Jesus. Papalitan niyo yung lumang puso mo, yung marumi mong puso, ng bago. Napakadali lang na maging parte ng pamilya ng Diyos. Ang gagawin mo lang naman, tanggapin si Jesus sa iyong puso at mamuhay ka para sa Kanya. Sabi nga sa Roma 10 verse 9 na kung ipapahayag natin sa ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya na ang Diyos ay binuhay siya, ikaw ay maliligtas. Ganon kasimple. Tayo ay magiging parte na ng pamilya ng Diyos. At ligtas na tayo, Kristiyano na tayo, sumasamba na tayo sa ating Panginoon at bago na yung puso natin. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon na sa tablet, sa laptop, sa cellphone, ano pa mang gadget, o nasan ka man, may dalawang bagay kaming nais mong gawin. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, na ganoon na pala kasimple. Una, itaas mo yung kamay mo at pumikit ka, pwede rin namang hindi. Para na hindi ka madistract or something man. No? Pangalawa, sabihin mo ko sa panalangin. Handa ka na ba? Tara, pray tayo. O aming Diyos, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Alam ko po na nagiging marumi ang aking puso. Kaya po, linisin niyo ito at palitan ng bago. Sa oras pong ito, tinatangkap po kita sa aking puso bilang maging Panginoon at sariling tagapagligtas. Nananampalataya po ko ng buong puso kang binuhay ng Diyos para kami maligtas. Salamat po dahil sa araw na ito, may bago na aming puso. At tulungan niyo po kami palagi mabuhay para sa iyo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun kasimple. Parte ka na ng pamilya ng Diyos. At ikaw ay ligtas na. Meron pa ako dalawang bagay na nais mong gawin. Una, sabihin mo sa mga kakilala mong Kristiyano na ati man o kuya, sabihin mo sa kanila na ligtas ka na. Na lalaki ka para kay Jesus. Pangalawa, kung may mga kilala kang kaibigan, pamilya, i-share mo sa kanila yung kaligtasan na meron ka, kung paano ka nanalangin. Kaya dito sa page na ito, sa iyo ating YouTube at sa ating Facebook page, i-share mo rin kung paano ka naligtas. Sabihin mo sa kanila paano rin sila maliligtas. Salamat at nakikisaya kami sa iyong kaligtasan. Hindi man namin o personal na nakikita, pero masaya kami na maging parte at makatulong kami para maligtas ka. Kaya salamat sa iyo at kita-kits po tayo sa sunod na video. Paalam po!